Welcome back po sa The Horse Time ng Panginoon Health Tips. Napakaitin lang po dito guys, ang tatalakayin natin yung problema ng pancreas. Karamihan tao kasi ngayon may sugat, ang tagal gumaling. Sumasakit na dito, hindi nila alam na may problema na pala yung pancreas natin. Tandaan natin guys, dalawa po ang trabaho ng pancreas natin. Sa upper part, may tinatawag na endocrine system. Nagkalabas po siya ng hormone called insulin. Okay? Na gumagawa ng paraan para makontrol yung sugar. Eto, ganun din naman, naglalabas din siya ng glucagon para hindi nag-release yung sugar natin ng tuluyan. Okay? Other part naman ng pancreas natin, guys, naglalabas ng enzymes. Amylase, yun yung responsible mag-digest ng carbohydrates. Yung trypsin naman, ang trabaho naman niya mag-digest ng protein natin. Okay? At saka yung lipase naman, responsible po siya mag-breakdown ng fats natin. Ano pa? Dalawa po ang trabaho ng pancreas natin. Since ang pancreas natin, guys, part po siya ng digestive system. And sa human anatomy, guys, 3.5 hours ang trabaho ng digestive system natin kasama na yung pancreas. Kailan nasisira yung pancreas natin? Pag kumain po tayo ng alas 8, alas 10, alas 12, alas 12, kaya alas 3, alas 5, bago matulog, kumain pa tayo. Kaya may pancreas na sumasabog eh. Yun po yung bangungot. Napapagod po yung pancreas natin. Isipin mo, kumain ka alas 8, 3.5 hours bago matapos magtrabaho yung digestive system natin. And since dalawa ang trabaho ng pancreas natin, exocrine system at saka endocrine system, so dalawa ang responsible niya doon sa sa kinakain natin. Okay, kapag kain tayo ng kain, guys, pag tinotal mo yan, yung binanggit ko sa iyo kanina, umaabot siya na kulang 19 hours nagtatrabaho yung dapay natin. Pa, darating ang panahon, susuko po yan, guys. Ha? Why? Pag iyan nasira, dahil kain ka ng kain, hindi siya nakapagpahinga, believe me, guys. Tataas yung sugar natin. Yan po yung tinatawag na diabetes 2. Okay? Nung bata ka, okay naman yung lapay mo. Pero because of your habitual practices, nagkakaproblema. Okay? Yan po yung diabetes 2. Ang diabetes 1, bata ka pa, sira na yung lapay mo. Congenitive defects, ang tawag po doon. Okay? Ang diabetes 3 naman, guys, ito po yung okay naman yung lapay mo, nagtatrabaho naman, kaya lang, magkakaproblema ka, hindi pa rin, hindi tinatanggap ng cells mo yung sugar. Ano kaya ang dahilan? Ito po yung diabetes 3. Bakit hindi tinatanggap? Kasi mineral, kulang pa po ng 6 na mineral sa katawan. Okay? Yun po yung pag-diabetes 3, mineral deficiency na po tayo. Ano-ano yung mga mineral na yun na kulang sa loob ng katawan mo? Ito po yung magnesium, ito po yung chromium, ito po yung palladium, ito po yung copper, zinc, and germanium. Guys, kapag kulang yan sa loob ng katawan mo, nutritional deficiency o mineral deficiency kayo, magkakaroon kayo ng tinatawag na diabetes 3, mellitus 3. Yun yung walang pakundangang pag-akyat ng insulin sa loob ng katawan. Yung diabetes 4 naman, yun po yung pagbobuntis, gestational. Okay? Now, Doc, ano ang magandang paraan
para ma-rehab natin yung diabetes. Mula ngayon, kung may problema kayo at pananakitin sa part na yun, to, iwasan nyo na po kumain ng sunod-sunod. Kumain kayo ng alas 8, maglagay kayo ng 5 hours o magbigay kayo ng 5 hours interval. Meaning, pag kumain ka alas 8, ah, magbilang ka ng 5 oras sa kakakain. Dok, nagugutom ako ng ganon. Hindi po pwede sa akin yun. Guys, sa 5 oras na yan, pwede kayo maghanap ng juices. Yun po ang ipapasok nyo. Na? Kumakain tayo because of carbohydrates and protein, pero yung may mga juices na po na isang sachet ngayon sa market, na isang sachet, katumbas na po na isang plangga ng gulay at prutas, na naglalaman na rin po ng carbohydrates at protein ang mga yan. It is more than enough na kung ano man ang kailangan ng katawan mo na susuportahan po niya. Okay? The good thing, hindi absorption na lang po siya pagdating sa loob ng katawan. Hindi nagtatrabaho yung lapay mo. So, nakapagpahinga na po siya. Kapag ang ginagawa natin, guys, may 5 hours intervals tayo pag tayo kumakain, believe me, manunumbalik yung lapay natin. Okay? Guys, sa health tips, short health tips nito, nabigyan namin kayo ng kaunting kalaman ukol sa problema sa pagkain. Maraming salamat.